Nagsampa na reklamo ngayong araw ang PAOK at PNPCIDG sa DOJ laban sa Lucky South 99 at umano'y incorporator nito na si Cassandra Ong. Tiniyak naman ng DOJ na hindi ito ang huli, kundi una pa lang na ihahaing reklamo. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Luisa? Naomi, panibagong reklamo na naman ang haharapin ni Cassandra Ong dito sa Department of Justice ngayong araw. Dahil nga matapos ang money laundering complaint noong nakaraang buwan, nakasama pa niya sina Alice Guo at 35 iba pa. Ngayong araw, haharap naman si Ong sa qualified human trafficking complaint dahil naman sa pagkakadawit niya sa operasyon ng POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon sa DOJ, si Ong at 53 iba pa ang nasampahan ng reklamo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNPCIDG. Sa reklamong ito, si Ong ang itinuturong main respondent dahil sabi ng DOJ, lumalabas na hindi totoo ang depensa niya na wala siyang kinalaman sa Lucky South 99. Bagkus, iisa umano ang whirlwind at Lucky South. Narito ang pahayag ni Undersecretary Nicolas C. ng DOJ. Para sa kanila, iisa lang ang Lucky South 99 at ang Whirlwind Corporation. May nasabi na dati, di ba, grand implied conspiracy. Ganun yun, no? At bukod doon, may ginawa silang na madalas ginagawa sa corporation law, yung piercing the veil of corporate fiction. So napaka-importante to dahil dapat hindi tayo pumayag na gamitin ng mga kriminal ang corporation law, ang layering, upang magawa yung mga kriminal nilang gawain. Ang tumayo namang witness sa reklamo, 10 Chinese at 4 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Lucky South 99. Pero naniniwala silang mas marami pa talagang tatayong witness dapat sa reklamo ito dahil ang Lucky South 99 umano ang pinakamalaking modus ng human trafficking based sa kanilang investigasyon. Ito yung matagal na namin sinasabi na yung Lucky South 99, kaya po notorious yan within the POGO community is because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Meron kasing grupo talaga ng Chinese group na kidnappers po talaga. They, mga loan sharks na sa mga casinos dito sa Metro Manila, tapos kinitina nila kung sino vulnerable para pautangin. Then ibibenta nila ng higit pa doon sa pagkakautang doon sa mga POGO. Naomi, kasama naman sa nasampahan ng reklamo ang isang Singaporean national na si Zhang Ji na tinuturong may kaugnayan din sa Lucky South 99. Si Zhang Ji ay pinaniniwalaan din tumulong naman kay Alice Guo sa Singapore at Indonesia. Kaya muli na namang nakita na may koneksyon umano ang Lucky South 99 kay Alice Guo. Sabi naman ng DOJ, hindi ito ang huli, kundi una pa lang itong reklamo na iyahain ng DOJ o ng PAOK at CIDG laban sa Lucky South 99. Ito'y unang hakbang pa lamang sa kaso laban sa Lucky South 99, no? Napakarami pa ibang mga kaso na maiyahain laban sa mga tao sa likod nito. Itong Q-tip case natin na qualified trafficking in persons case, itong unang kaso pa lang, may iba pang mga qualified trafficking in persons case na susunod laban sa iba pang mga respondent. Naomi, kanina sa press conference ay nabanggit din naman ng Department of Justice ang hinggil nga sa pagkakatalaga bilang caretaker o officer in charge ng Bureau of Immigration para kay Attorney Joel Viado, ang Deputy Commissioner ngayon ng DI. Siya muna ang tatayong tagapangalaga ng DI habang wala pang na-appoint ang Pangulo na magiging bagong Commissioner. Ito'y matapos nga masibak sa pwesto kahapon si DI Commissioner Norman Tancinco. At yun muna ang latest mula rito sa DOJ. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.